gangster. You know, we do that better than anybody. I bet you got it twisted. You don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where those cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils be sorry for the day they finally breed me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player. Cause even when I'm high, fuck with me and get cross later. The future's... Hi, everyone. Welcome back to my YouTube channel. Once again, ito po muli ang inyong lingkod na si Virador Pico. Ayan. So, dito muna tayo mag-relax kasi nagbabantay tayo, guys. Katabi natin si Baby Sky. Kaya dito muna tayo mag-re-reaction. Or dito muna tayo magko-komento sa mga bagay-bagay. Kasi, guys, after ko mag-premiere kanina, ano, meron po akong nabalitaan. Okay, chichika ko ba yan? Meron po akong nabalitaan. Okay? Na di umano ay sa pag-amin, okay, sa pag-amin ni Merly kagabi sa live niya ay sobrang daming nadismaya. Marami pong nadismaya. At eto po, take note, guys. Gumawa sila ng GC, okay? Para pag-usapan kung paano sila aalis. Actually, guys, marami sila. Okay? Hindi ko muna i-reveal. Gagawin muna natin palaisipan ito. Okay? Sa founder ng Team Abot Kamay. Kasi nga, hindi nila nagustuhan yung pag-amin. Kasi eto, ah, iilan lang po ang nakakaalam na merong kaso si Gacy Antonio. Okay? At yung balita na yon ay hindi alam, majority hindi alam ng Team Abot Kamay supporters or ng mga sponsor. So ngayon, okay, napagtanto nila, pinag-uusapan nila ron bakit 45,000 nga lang daw. O, yun nilabas ni Sir Piqua. Bakit 45,000 lang yun nakalagay doon? At may pirma pa ni Mami Merly daw yun. Okay? So, ngayon, ang sabi nila, ang pinag-uusapan nila, saan napunta yung sobra? Bakit hindi tayo in-update ni Mami? O, yun, ito yung pinag-uusapan nila sa GC. So, ayun nga ang pinag-uusapan nila sa GC. Okay? Saan daw napunta yung sobra? O, so ngayon nag-uusap-usap sila. Okay? Kung itutuloy pa ba nila ang suporta. Nandiyan yung suporta nila. Okay? Manonood, magso-support. Oo, kasi ayaw nila na makita, no? Sa Team Virador o sa kahit kaninong ano, mag-comment kay Ma'am Niyads, kaya. Pero naniniwala na sila sa atin. Okay, hindi naman natin sila inihikayat na lumipat sa atin eh. Wala naman panghihikayat dito, guys. Kasi nga, hindi natin hawak ang bawat desisyon ng bawat tao, di ba? Kung gusto nilang sumuporta both side, wala naman problema ron, di ba? Kahit hindi naman financially, kahit na moral support or what support, no, escaping ads, walang problema ron. Kasi nanonood rin naman talaga yun sila eh. Hindi lang sila nagko-comment, di ba? Hindi lang sila nagko-comment. So ngayon, syempre, ang tendency niyan, guys, 'di ba? Oh, maaalarma na sila. Maaalarma na si Lola nila kasi nga, 'di ba? May ito nilabas ko na may nabuong GC. Okay, pero syempre palaisipan sa kanya kung sino-sino yung mga 'yon at kung sino, okay, ang nagtatag noon. Ang nagtatag po nun, okay? Ang nagtatag nun, sikreto yun. Okay? Siyempre, malalaman nyo yan soon. Diba? Ito kasi ang system nun, guys. Kasi, umpisa't umpisa pa lang, dapat kasi nagpakatotoo ka na eh. Opo. Nagpakatotoo ka na dapat sa mga supporter mo. Hindi mo na kailangan sabihin na mayamang ka, may pera ka, meron kang ganito, meron kang ganyan. Diba? I-bundle na sa lapi pa pinapakita mo, diba? Para lang mapatunayan na meron ka, mayamang ka, hindi mo na kailangan mangupit. Eh, ito nga, nahuli ka nga rito sa pag-amin mo,
di ba, na may kaso si JC Antonio. So ngayon nagsinungaling ka. Okay. So hindi mo mable-blame yung mga supporter mo or sponsor mo, nagi-sponsor sa iyo, di ba? Na ano, na magdalawang isip pa na tumulong sa iyo o sa inyo. Kasi nga unang-una ginagamit mo 'tong Socmed sa panloloko. 'Yun ang mahirap doon, di ba? Di po ba? 'Yun ang mahirap doon eh. Kasi dapat nagpakatotoo ka na lang. Sinabi mo may kaso o kailangan o nag-request ako ng motion of consideration para sa ano, pagbaba ng bill ni JC Antonio. 45,000 lang ang binayad ko. Ito po yung sobra. Nagpakatotoo ka. Dapat sinabi mo, ito po yung ano ko, yung sobra ko. Ano po bang gagawin ko? Ganun dapat. Diba? Hindi yung pinagluloloko mo yung tao eh. Dapat sinabi mo may nagastos po kasi ko, pwede ko po bang bawiin to? Pwede ko po bang bawiin yung mga panggas ko ng 5 araw? Yung ginastos namin, yung pangkain namin sa loob ng ilang araw. Diba? Kasi more than 90,000 ang na ano mo. Diba? Nakuha mo dun sa pinadala ng mga supporter mo. So syempre ngayon, diba? Magtataka sila. Magtataka sila kung bakit hindi mo sinabi sa kanila, 'di ba? So ibig sabihin lumalabas talaga ro na ginagamit mo lang sila sa pansarili mong interest. 'Di ba? Kasi nga wala kang ano eh, wala kang concern sa mga binibigay nilang pera. 'Di ba? 'Yun naman ang totoo, guys, 'di ba? Walang concern sa binibigay na pera. Kasi kung may concern ka sa pinapadala nilang pera, pinaghirapan nila, 'di ba? Sasabihin mo sa kanila ng totoo. At pawang katotohanan lamang. Walang masama sa bawiin mo yung nagastos mo. Uulitin natin ha, walang masama ha kung may nagastos ka. Ang importante maging tapat ka at huwag ka maging sinungaling sa kanila. Nagiging sinungaling ka kasi sa kanila. Kaya ang tendency, okay, ang tendency, 'di ba, napupulaan ka. Ang tendency nawawalan ka ng suporta. 'Di ba? Oh, kung nagpakabuti ka kasi nga sa totoo lang ako, guys, naawa ako kay ano. Naawa ako diyan. Sa personal kong nararamdaman. Pero kung content, YouTube, 'di ba? Hindi uso awa diyan. Sa YouTube na 'yan. Pero sa personal na pagkatao, okay, yung nararamdaman ko, of course naawa ako tao ko. Pag hindi ako naawa, hindi ako tao. Nakakaramdam tayo niyan, 'di ba? Pero eto nga ang ano ron eh, ang usapin doon. May panloloko, 'di ba? Okay lang sana kung isang tao, dalawang tao. 'Di ba? Madali kang patawarin. Hindi kasi ang napakadaming supporter nito eh. Nahihirapan silang patawarin ka, nahihirapan sila to the point na lang na kailangan pakisamahan ka na lang nila, intindihin ka na lang nila kasi matanda ka na. Imagine that, di ka naaawa sa sarili mo, di ba? Kasi hindi ka marunong magsabi ng totoo. Dapat sana nagsasabi ka ng totoo para naman yung mga viewers mo, mga supporter mo, mga ano mo, sponsor mo, di ba, nananatili sa'yo. Meron ka kasing mga ano eh, segway, 'di ba, na ganito, ganyan, ganun. Hindi mo na lang direct to the point. Straight to the point, 'di ba? Straight ahead. 'Di ba? Hindi yung gagamit ka pa ng Panginoon. Gagamit ka pa ng salita ng Diyos. Gagamit ka pa ng salitang awa. 'Di ba? Hindi ganun 'yun. Oo, kasi ninegosyo mo lahat eh. Ninegosyo mo lahat. Kung nangangailangan ka, sabihin mo. Hindi mo kailangan magsinungaling sa tao, 'di ba? Kasi hindi naman lahat ng tao, okay, hindi ka maintindihan. Maintindihan ka niyan, of course. Niintindi nga nila kung bakit or kung paano kanila dapat balansin yung ugali mo. Niintindi nila yung ugali mo eh. Oo. Kasi nga matanda ka na. So syempre, yung adjustment nasa kanila. Tulad na lang, eto ni ano, tulad na lang po nitong si yung pinunta ni Ma'am Don, okay? Si yung nagbigay ng cellphone ata yon kay Clarissa Martino.
instead na i-PM mo, mag-usap kayo, alam mo naman pala eh, na kailangan mag-PM na lang. Bakit hindi mo i-PM? Bakit kailangan mo pa mag-live? Diba? Tapos sasabi mo sa live, kausapin ka, mag-PM kayo. Diba? Pwede mo naman i-PM, direct message mo. Oo. Diba? Personal message kayo. Para hindi kayo, para hindi na kayo pinag-piestaan. Tapos inamin mo pa ron, o umamin ka na. Kasi alam mo, lalabas at lalabas na may hearing. Hindi ka makakapagsinungaling. Kaya kagabi sinabi mo, di ba? Kaya kagabi sinabi mo na may hearing. Tapos regarding dun sa, pinadala ng mga sponsor, di ba? Para sa kaso ni JC Antonio, pagpiansa. So doon inamin mo, di ba, na gumastos ka. Dapat sana inamin mo rin bago mo sinabi, okay, na ganito po nagastos ko, araw-araw gumagastos ako, di ba? Dapat doon pa lang inamin mo na meron sobra. Di ba? Kahit nung umpisa pa lang, eto po sobra, 45,000 lang. Kasi yung nagastos mo, dapat tulong mo na yun. Kala ko ba tulong mo yun? Di ba? Ba't kailangan ibalik sa iyo yun? Di ba? Common sense, guys, di ba? Ikaw pagka may tinulungan ka, for example, sige na ako na mamasahe. No. Ako na magpapagas, ako na bahala sa pagkain. Kailangan mo pa bambawiin 'yon? Since mayaman ka naman, may negosyo ka, 'di ba? Malaki bahay mo, marami kang ano, 'di ba? Ari-arian. Bakit sa kutiting, 'di ba, na salapi na 'yon, na mas marami pa sanang makabuluhan, 'di ba? Na maano 'yon, 'di ba? Mapagagastosan doon. Oh. Nawala, 'di ba? Hindi alam ng sponsor kung saan napunta. Yun nga po yung pinagmimitingan nila. Kaya ang kalkulasyon nila, baka yun yung ginastos ni Merdy. Diba? After nila sunduin si JC Antonio. Okay? After nila sunduin si JC Antonio, nung nilabas sa Paranaque. Kasi nga, meron tayong hawak, diba, na ebidensya na pinakita na nilabas siya ng 28, nilabas siya ng 3, okay? 28 siya pinasok. Meron tayong hawak na ebidensya noon. Okay? May hawak tayo ebidensya noon. So, hindi sinungaling ang Paranaque RTC branch, okay? So, makukulong at makukulong ka. Hindi po pwedeng hindi. Hindi ka hindi ka Poncio, kahit na sinong Poncio Pilato, para hindi ukulong ka. Kukulong ka. Ano, masinungaling pa yung sa'yo, mga pulis, di ba? So, pinapalabas mo, sinungaling yung pulis. Ganun yun. Di ba? So, huwag tayong sinungaling. Dapat totoo lang tayo. Di ba? Kung nakulong, nakulong. Di ba? Kung may kaso, may kaso. Kung ito ang binayaran mong piyansa, yan ang binayaran mong piyansa, hindi mo na kailangan mambilog ng ulo. Hindi mo na kailangan manguto ng tao. Tama ba ako, guys? Diba? Kasi pag nanguto ka pa ng tao, diba, doble ang balik sa'yo. Eh, tignan mo, doble balik ng problema sa'yo. Stress ka na sa paligid mo, sa nangyayari sa paligid mo, sa mga... Kasi ikaw rin may kagagawan yan. Hindi kagagawan ng ibang tao yan. Ikaw ang may kagagawan yan. Kung bakit ka nagkakaganyan. Dati pa namin sinasabi yan, makinig ka. Hindi ka kasi nakikinig sa mga kasamahan mo. At alam yan ng mga kasamahan mo. Kahit sinong kasamahan mo, never mong papakinggan ang mga to. Diba? Sa lahat na nakasama mo, meron ka ba pinakinggan ni isa? Kasi nga gusto mo, ikaw lang ang masusunod. Salita mo lang ang masusunod. Diba? O kahit palya-palya na, kahit na mapupulaan ka, diba? Sige ka pa rin. Diba? Nandiyak ka pa rin. Dapat nun, pagka meron kang bagay, okay, na gagawin, dapat, diba? Sure ka na wala ka masasagasaan tao. Diba? Or meron ka kagagawang kabulastugan, make sure, you have to make sure na walang makakaalam na ibang tao.
napupulaan ka kasi nalalaman ng ibang tao eh. Yung kabalbalan na ginagawa mo. So, ang pangit nun, di ba? Sobrang pangit. Kaya dapat, be responsible eh, na? Di ba? Kasi meron ka ng, may edad ka na eh. Oh. Tapos, ang tendency pa, di ba? Nagsinungaling ka sa mga sponsor na to. Alam nyo ba, kung ilang sponsor ang nasa GC na yon? Halos lahat yun, sponsor, walang hindi, guys. 11 na sponsor ang naandon. Yung iba ron, tumigil na sa pagbibigay. Di na active. Okay? Yung iba, okay? Regular pa rin na nagbibigay. Okay? Yung iba kasi, okay, nakasuporta na lang kay Dindo, kay Clark, okay, na mga nagbibigay. Kay Clark, oh, kay JC, ayan. Kay Teo, ayan. Pero ano na sila? Ano na sila? Kumbaga lilo na sila kay magpadala kay Merly. Eh si MCJ meron talaga 'yan. Meron sariling sponsor 'yan at mga anak niyan. So ngayon, ito si Merly, 'yun yung hindi niya nagugustuhan. 'Di ba? Kahit po yung ibang ano diyan, yung ibang nasa Talk Boys, okay, may inggit kay MCJ 'yan. Kasi nga daw is yung si MCJ daw is may bakit daw kailangan pa-sponsoran pa yung mga anak. Eh gustong sponsoran eh. 'Di ba? Gustong bigyan yung anak niya eh. Wala labas na kayo ron. Dapat din niyo na kinaiinggitan 'yun. Di niyo na dapat questionin 'yun. Kasi may nagii-sponsor din naman sa inyo eh. 'Di ba? Kung may nagii-sponsor sa inyo, 'di ba? Hindi naman pinakikialaman ni MCJ or ng kahit na sinong tao, o go ahead, 'di ba? Anong problema ron, 'di ba? Ipagpasalamat niyo na lang 'yon kasi para sa mga bata 'yon. 'Di ba? Para kainggitan niyo pa eh masamang gawain 'yon o masamang habit 'yon. 'Di ba? Kaya dapat lesson learned sa iyo 'to. Etong taon na to, 2023. Ito yung taon, okay, na marami kang kinaharap. Okay, na reklamo, marami kang kinaharap na perwisyo, marami kang kinaharap na ano, sangkaterbang ano, sakit sa ulo. 'Di ba? Na hindi naman mapagtanggol ng mga alaga mo. 'Di ba? Oh. Ultimo nga si Teo, 'di ba, nilaglag ka. Okay. Kala mo hindi ka nilaglag kala AC niyan? Kala mo hindi ka nilaglag kala racket niyan? Napakadaming kinuwento niya. Okay? Kaya ikaw bumabalanse ka kasi alam mo maraming lalabas pag kinalaban mo si Taya. Parang pagkalaban mo sa amin. Pagiging doble aga balik sa iyo. Okay? Kaya ayun lang guys, no? At mega love shoutout po dyan sa inyo dyan sa GC. Ayan, GC, ano bang tatawag ko dito? Team Abot Kamay, ano, revolutionary. Oo, oh, may mga nag-revolution, okay? Kasi ang question nila doon, pinagmimitingan nila lahat guys. Walang alam dito. Ngayon, umpisa mo na mag-isip, Merly, kung sino yung mga yan. Okay? Bibigyan kita ng clue. Okay? Bibigyan ko kayo ng clue. Ito yung mga tao, ito yung mga sponsor mo na umayaw sa'yo nung panahon, hindi, malalaman na agad eh. Malalaman na niya agad. Ito na lang. Ito yung mga sponsor mo, okay, na iniyakan mo para hindi ka iwanan. So marami yan, okay, marami yan. Marami yan sila na kinausap mo para hindi ka iwanan. At pinaintindi sa kanila ang sitwasyon, okay, pero hindi na sila nagsosuporta. Yung iba nagsosuporta pa, okay, siguro mga 5. Okay, out of 11, 5 pa ang nagsusuporta, hindi sa'yo ah, hindi sa'yo, dun sa mga alaga mo, okay? May pa isa, 1,000, 2,000, 1,000, 2,000. Okay, so hanggang dito ko na lang puputulin guys at
mag-ingat po kayo palagi, lalo-lalo na yung sa mga supporter ng Team Abot Kamay. Hindi po namin kayo inuobliga na lumipat dito kung umalis kayo ng Team Abot Kamay. Nakita nyo si Mama Maria Hut nandito ba sa atin? Wala po. Okay? So, yung mga umaalis po dyan at natatauhan, no? Hindi po namin kayo kinukumbinse na umalis kayo dyan at lumipat kayo rito. Hindi po ganun yun. Nag-i-elaborate lang po tayo ng katotohanan dito. At nasa sa inyo na po yung kung susuporta kayo sa amin or susuporta pa rin kayo sa TAC. Wala naman pong problema yon. Wala pong problema. Eh kung harangin po niya yung suporta na gagawin nyo para sa Timbirador, eh bahala na po kayo. Pero sa amin po, once again, hindi po at never ever kami manghihikayat, no, nang lumipat kayo sa amin. Okay? Na kami ang suportahan nyo. Dahil meron po kayong sariling prinsipyo, meron po kayong sariling pagkatao. So, once again, this is your Kabirador, Birador Piqua. Thank you so much guys at magkita-kita tayo muli sa panibagong yugto ng ating reaction video. At mamaya meron po tayong live at see you po, no, on my next vlog. Bye bye guys, love you. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player-hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where those cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let the devil start for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player. Cause even when I'm high, fuck with me and get cross later. The future's